Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday ng ikapitong linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kaniyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan ka niya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila, natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, ang lahat ng iyo ay akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Lilisanin ko na ang daigdig na ito, ngunit sila'y nasa daigdig pa. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong ikaw at ako ay iisa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang ating kadalasang method ng pagdadasal? Spontaneous ba ang ating pagdadasal? O nagdadasal tayo sa pamamagitan ng ating sariling salita? O sumusunod tayo sa isang pattern o formula ng pagdadasal? Ano man ang ating pamamaraan sa pagdadasal, ang pinakamahalaga ay nagmumula sa ating puso ang ating binibigkas sa ating panalangin sa harap ng Diyos. Dahil ang dasal na kumukonekta sa atin sa puso ng Diyos ay ang dasal na nagmumula sa ating puso. Sa mabuting balita, si Jesus ay nagdadasal sa Ama. Ito ay kanyang personal na dasal para sa kanya at dasal din para sa kanyang mga alagad at sa mga taong malapit sa kanyang puso. Kaya nakakatuwa pong isipin na hindi lang pala tayo ang nagdadasal sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ay nagdadasal din para sa atin. At kung si Jesus ay nananalangin sa Diyos, masigit natin kailangang magdasal sa Diyos. Manalangin tayo para sa ating mga personal petitions. Halimbawa, dasal para mabigyan tayo ng lakas na harapin ang mga hamon sa buhay sa araw-araw. Dasal para mapagaan ang ating mga pasanin sa buhay. Dasal upang hindi tayo magkimkim ng galit at puot sa ating puso. Pag tayo po ay nagdadasal, hindi lamang po natin namalayan na hinahayaan natin ang Diyos na tayo po ay pagalingin. Dahil sa pamamagitan ng ating panalangin, hinahayaan natin ang Diyos na mananahan sa atin. Kung napapansin po natin, pagkatapos po nating magdasal ng mula sa puso, kahit wala pa tayong salitang binibigkas, nagkakaroon na tayo ng koneksyon sa Diyos. Naging magaan, bumuti, at refresh ang ating pakiramdam. At bakit? Dahil ito ang tinatawag na miraculous effect ng ating pagdadasal sa Diyos. Kaya makiusap tayo kay Jesus na pagalingin niya tayo sa anumang ating karamdaman. Makiusap tayo sa Kanya na ipagkaloob sa atin ang koneksyon sa Kanya at sa Ama sa ating panalangin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace,
Those who take refuge in you will be glad, and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength, and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na magkapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.